So welcome mga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon pag-uusapan nga natin ay all about dito sa team ng Los Angeles Lakers at sa kanilang mga player. At dito nga sa panguna ay tungkol kay Carmelo Anthony dahil siya nga ngayon ay naghahanda na at nag-e-ensayo bago nga siya maglaro para sa kanyang bagong team na Los Angeles Lakers. Ito, tingnan nyo. So mukhang ang focus ng ensayo na ito ni Carmelo Anthony ay ang kanyang 3-point shooting. Dahil panigurado sa paikipaglaro niya sa Big 3 ng Lakers, marami nga siyang 3-pointer na makukuha at ngayon, ine-ensayo niya nga yun at mukhang todo practice talaga ito si Carmelo. At para nga sa ating next balita tungkol nga ito dito kay Trevor Ariza dahil mukhang si Russell Westbrook nga ang nag-recruit sa kanya dito papunta sa Los Angeles Lakers dahil ayon nga sa interview niyang ito matapos nga daw na si Russell Westbrook matrade dito papunta sa Lakers, 20 minutes daw ay tinawagan nga daw siya agad neto ni Russell Westbrook at hindi niya nga daw alam ang dahilan ng pagtawag neto ni Westbrook sa kanya pero ang gusto daw neto ni Russell ay makita nga daw siya. At mukhang ang dito na or doon na nga sila nagka-recruitan. Mukhang nirecruit nga ni Westbrook itong si Ariza papunta nga sa Los Angeles Lakers matapos siyang matrade papunta doon. Panoorin niyo ang naging interview ni Ariza. Russ got traded and 20 minutes after he got traded, he was on my phone. So, I don't know if he was telling me he was happy to be home or he wanted to go to dinner or what he wanted to do. I just know he called my phone like, yo, what are you doing? Where are you at? I need to talk to you. I need to see you. And you know, from then on, we kept in constant communication. And just so happened that I'm here. At para nga sa ating last balita tungkol ito dito kay Kentavious Caldwell-Pope dahil siya rin ay may mensahe nga sa Los Angeles Lakers matapos nga siyang matrade papunta doon sa Washington Wizards. Sabi niya nga, sino nga daw makakaalam na ang isang taong kontrata ay mauuwi sa 4 na taong paglalaro para sa Purple and Gold o Lakers. Salamat daw kay Magic Johnson, kay Jeannie Bass at Rob Pelinka sa paniniwala daw sa kanya habang buhay daw sementado sila sa history kasama ang championship number 17 ng Los Angeles Lakers. So yun nga ang goodbye message ni KCP sa Los Angeles Lakers. So yun nga guys ang ating mga balita ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. At kung gusto nyo pa rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ating mga video dyan. So yun lamang. See you guys next video. Bye.